Good evening, Philippines, and welcome to the maiden episode of No Holds Barred, the Manila Times sports talk show. I am Perihil Malyari, sports editor of the Manila Times, and tonight's host and moderator. Tonight we will be talking about the sport of kickboxing in the Philippines, to be more specific, with our distinguished guest from the Samahang Kickboxing ng Pilipinas, or SKP, the national governing body for the sport of kickboxing in the Philippines. We will focus on the National Musical Forms Championship, which will be streamed on Facebook on Saturday. This is the very first of its kind in the history of kickboxing in the Philippines. But before I introduce our guests and start our discussion, let's have a brief backgrounder on kickboxing. Kickboxing is a stand-up combat sport, meaning nakatayo po ang labanan dito, just like boxing. And it employs both punches and kicks, as well as elbow and knee strikes. Kickboxing has been around for a long time in various parts of the world. In Asia, Thailand has Muay Thai, and Myanmar has Lutwei. In Europe, France has Sabat, which developed in the 19th century. But the modern kickboxing we see today can trace its origin in the 1950s, when karate master Tatsuo Yamada began formulating an outline for a sport combining karate and Muay Thai. During that time, matindi ang competition between karate and Muay Thai sa Japan. And Yamada want to test his karate full contact. The Japanese Osamu Noguchi created the sport considered a variant of Muay Thai and named it kickboxing. In the U.S., with the popularity of point karate or semi-contact tournaments, fighters and fans clamored for full contact fights. Biti na po sa kanila noon yung semi-contact tournaments. They want more action, and this resulted in the debut of kickboxing in North America on January 17, 1970, when Joe Louis fought Greg Baines. Many historians consider this as the debut of modern kickboxing. During that time, pinromote po yung tournament as full contact karate, but the announcer referred to the contestants as kickboxers and the contest as kickboxing. And eventually, the Professional Karate Association was created in 1974, promoting full contact karate, and the World Kickboxing Association was formed in 1976. It is good to note that many American kickboxing superstars are former point karate competitors, among them Joe Louis, Bill Superfoot Wallace, and Benny the Jet Urquidez. In the Philippines, hindi po pauhuli ang mga Pilipino na mahilig at magaling sa combat sports. Pinoy fight fans experienced the thrill of kickboxing through the TV program Ainis Karate Filipino, aired by GMA7 from 1976 up to 1978. Kickboxing flourished in the Philippines through the 1970s and 1980s until mixed martial arts arrived in the early 90s via the first Ultimate Fighting Championship. And then again, hindi pa rin nagpahuli ang Pinoy. The Universal Reality Combat Championship, founded by Alvin Aguilar, made its debut in 2002. URCC is the very first pro
MMA league, not only in the Philippines, but in Asia. So before MMA, kickboxing was the hardcore stuff among martial artists and combat sports aficionados. Nais ko pong ipakilala na ang aming mga panauhin ngayong gabi from the SKP. Ang una po ang Secretary-General ng SKP, si Atty. Wharton Chan, and the coach ng Philippine Kickboxing Team, fellow journalist Randy Caluag, and last but not the least, Maestro Rennie Ross, technical official ng SKP, also a renowned MMA trainer and promoter. So let's start the ball rolling, gentlemen. Good evening, Sir Perry. Good evening, Attorney. Sa'yo ko ba ito yung unang tanong natin? Ano pa ang estado ng sport ng kickboxing sa Pilipinas ngayon? Yung kickboxing natin right now, nasa, I think, we're still climbing up the ladders. Wala pa tayo sa climax. Pero I am very glad to say, napakabilis ng ating pag-angat sa martial arts scene. Formerly, ang naririnig natin mas madalas is boxing, taekwondo, karate, lumabas ang wushu. Pero ngayon, mukhang interesado ngayon yung mga martial arts practitioners natin with kickboxing. Dahil sa mga napapakita nating nakakapag-inspire and interesting programs coming from Samahang Kickboxing ng Pilipinas. Attorney, I was informed magsasagawa ang SKP ng isang unique form of competition, at least in the Philippines, first time ito mangyayari, the National Musical Forms Championship. Pwede po bang ikwento nyo sa amin kung ano itong uri ng contest na ito? Sir Perry, basically, ang kickboxing has two categories. Nahati ito sa ring styles and the mat styles, yung tinatawag natin tatang. Sa ring styles, andyan po yung mga contact, low kick. Andyan naman po sa tatami yung light kick, which nagbigay po sa akin ng dito nung last Southeast Asian Games. And we also have the musical forms na kumbaga ay parang kata ng karate. Attorney, parang recent development ito, no? Kasi ang kickboxing through the years, kilala as a rugged sport eh. And now we're parang exploring the aesthetic side of it, the artistic side and finesse of the sport by having this competition. Tama po ba? Well, tama po kayo dyan, Sir Perry. Masyado po kasing nag-focus yung ating mga participants and ating mga taga-subaybay dun sa combative side ng kickboxing. Dahil nga po dyan sa ating mga sumisikat na mga professionals like Israel Adesanya, itong sila Stephen Thompson, mga sikat na kickboxers. Mm-hmm. Pero during this pandemic, ayaw po sa SKP, pamumula ng ating Senator Francis Tolentino, tayo po ay nakaisip po ng paraan na even despite this pandemic, paano po natin ipopromote ang sport, paano po natin mabibigyan pansin ng ating mga atleta, paano po natin i-continue ma-develop ang mga bata. So, napag-isipan po namin, of course, with the help of our coaches, with Coach Randy, sa ating mga technical officials, like Maestro Rennie Ross, bigyan naman natin pansin, kahit nasa bahay po tayo, nasa ating backyard, nasa ating mga sarili-sariling gym, with social distancing, pwede po tayong magkaroon ng event na very successful and very interesting. Pandemya para mapalago natin ang sport ng kickboxing sa Pilipinas. Hindi po yun naging option for sa mga kickboxing ng Pilipinas.
actually excited na po kaming makita yung resulta ng pinaghirapan ng lahat ng ating participants, our judges, and of course, our committee. So, ngayon pa lang, Miss Early, gusto kong maibita na kagad yung mga viewers natin and listeners to our online musical championships. Attorney, to continue, ang kickboxing po ba natin ngayon sa Pilipinas ay may existing grassroots program? Sir Perry, actually, isa sa mga privileges ng magkaroon ng presidente na nasa government is paano natin mapapalaganap ng mas mabilis yung sport, especially the grassroots program. Yan po ay isa sa mga existing na ginagawa ng paraan ng ating presidente, Senator Francis, na mapasama po ang kickboxing sa mga eskwelahang pampubliko at also sa mga pampribado. Gusto po natin na makasama ang kickboxing sa batang Pinoy. Yung youth sports po kasi very important and very vital sa improvement ng kickboxing. Within 5 to 10 years, baka magkaroon po tayo ng professional na makikilala na nanggagaling po sa Pilipinas because of that grassroots program. Mm-hmm. And another thing, Attorney, I'm sure that would be a very good advantage for the SKP having a president na nasa gobyerno. Kasi kung titignan natin, isa sa mga challenges ng pag-promote ng kickboxing is hindi ito as saleable as other sports like basketball, right? So, yung definitely papasok dyan yung difficulty sa funding, etc., the paghanap ng sponsors. Tama po ba itong observation ko na ito? Well, definitely, alam naman po nating lahat, isa sa pinaka-lucrative sports ay ang boxing, no? Mm-hmm. Ang dami naman dyan yung mayaman. Boxing, golf, basketball. Ito, karaniwan itong mga combat sports such as kickboxing, Muay Thai. Karaniwan ang mga ang athletes natin or competitors mostly come from humble beginnings. But of course, katulad natin, mga enthusiast, mga sumusuporta, we also assist and we find sponsors and yung mga mababait na taong generous enough to support this sport, andyan naman po sila. Just like yung mga kaibigan natin sa MVP Sports, tumutulong po sa atin, and different kind of private companies who are willing to help. And kahit papaano po, nairarouse naman po natin. That's good to know. Tanungin ko naman si Coach Randy. Coach Randy, pwede mo ba kaming enlighten on the current rules and regulations as well as divisions sa modern version ng sport ng kickboxing? At least as practiced in the Philippines. Especially yung mga nanalo tayo sa Southeast Asian Games, ito yung tinatawag nating yung sa ring sports, dalawang klase yan sa amateur, no? Yung low kick at saka yung full contact. Mm-hmm. Yung low kick, ito yung allowed kang sumipa hanggang sa just above the knee, no? Pwede ka dito sa hita. Pero yung full contact, allowed ka lang sumipa sa ng target mo is above the waist up, no? Mm-hmm. So yung kaibahan ng low kick tsaka ng full contact. Kaya based on our analysis, sinali natin yung magagaling sa striking like boxing, pinalaro natin yan sa full contact. Kasi hindi sila hirap umatake dahil walang target sa hita or sa paa or sa legs, no? Are you saying we recruited boxers tapos tinuruan na lang natin sumipa? So kickboxing na yon, di ba? Dalawa yung solid na yung hand skills nila.
kicks na lang yung ituturo mo. And they can absorb punishment. Boxers, eh. Mm-hmm. And that's a good strategy. Yes. In fact, first time nila sa kickboxing, itong dalawang nanalo nating silver, parehong full contact yan, no? Parehong pro boxer. Mga beginners pa lang sa pro boxing yan. Mm-hmm. Si Renalyn Dakel sa babae, mm-hmm, at sa lalaki, itong si Tornie, si ano natin? Si Carol Maguide. Si Carol Maguide, no? Mga baguhan yan actually sa boxing, no? Pero mm-hmm, since alam natin na pagka naturuan ka sa boxing, mabigat na talaga yung kamay mo, konting tulong na lang yung sipa, no? So pinaris natin sila doon sa low kick, ay sa full contact, which is yung sipa allowed lang sa waist up. Mm-hmm. Yung sa low kick naman, ayan, pinalaro natin diyan yung mga wushu, mga karate, and yan, from other Filipino martial arts, from Yao yan, pinag-try natin sila. From MMA, even MMA, no? Mm-hmm. So, kasi ano na yan, eh. Pasok na dyan yung sipa sa legs na pwedeng kahit malayo yung labanan, no? So, yan yung dalawang events sa ring sports. Actually, mm-hmm, meron pa yung K1, no? K1 rules. Kaya lang sa ano na yon, no? Sa K1 rules kasi meron ng kasamang tuhod. At saka, mm-hmm, aki din sa ano, sa baba, no? Yun naman sa ano natin, sa mat, sa combat pa rin, yung kick light at saka light kick. Same rules, kasi parang ng low kick, pero 40 to 50% lang yung ano natin, yung strength or forces that should be. So yung exertion ng power, hindi bitaw na bitaw. Kontrolado, yes, pa. Oo. And then yung pinakapang bata natin, yung point fighting. Ito, mm-hmm, yung talagang ano lang, touch lang, no? Okay. And we are not using the conventional gloves ng boxing, but the gloves being used sa karate. Kaya okay, ano lang, talagang parang karate pads lang din ang ginagamit. Binubunot. So point fighting, mm-hmm, yun, especially for kids, napakaganda nun. Kasi more on ang tinitingnan dyan is more on skills. So that's the way how we distributed yung potentials ng mga bata. Kaya maganda na pinpoint natin saan ka pwede, saan ka pwedeng maglaro. So yun nga, sabi nga ni attorney, yung point fighting, baka yun yung tinitingnan natin na ilaro sa batang Pinoy, kasi talagang pang bata siya, no, pang beginner siya. Mm-hmm. Then isa pa, yun nga, yung pang pito, yung musical form. Ito yung na-explain kanina ni attorney na sa Saturday nga, please watch 10 o'clock in the morning sa Facebook page ng Kickboxing Pilipinas. Nakikita nyo yung mga first time, no? First time nilang ginawa muna for musical form ito, and sa simula pa lang yan, pero a lot of things can be improved, no? Pero ito pa lang simula, medyo I think attorney and of all the stakeholders sa kickboxing will agree na impressive na siya, impressive na. So yun yung mga ano natin, yun yung mga events natin for kickboxing, no? Combat and musical at saka yung ring sports and tatami. In fact, mamaya pwede niyo tanungin si attorney, mas kung nanalo tayo ng kung 8 events tayo sa SEA Games this last year, sa Vietnam Games mas marami. Ayun, mas alam po ni attorney yung ano niyan, yung dahil sa kanya talaga binato yung information yan. At pag binato sa amin yan, Tornie, let's go, training na. Handa na tayo for next SEA Games. Okay, Coach Randy, talakayin naman natin yung aspeto ng training. Alam natin na kickboxing has been around for a long while, and nandyan na yung traditional way of, you know, training kickboxers. But sa modern scenario, you as a coach, ginagawa na ba yung integration ng, you know, modern sports science, psychology, nutrition on top of traditional, sometimes brutal training? Nako, sir, yan po yung napakagandang question na talagang gusto nating liwanagin talaga yung ano, eh. Yun yung gusto nating i-share, being a son of a former boxer, no? Nag-amateur din tayo. Talagang alam ko yung hirap ng isang pro boxer, kaya nga hindi niya ako pinatuloy sa pro, kasi sabi niya tutulo yung sipon mo
yung dugo mo, yung luha mo, just to win, no? So alam na natin, o yung old school training, alam na natin, and then sabi niya, sige, pinayagan na ako, sige, sports writer ka na lang. So we, I was exposed to different championship mindset, no? Even from basketball, especially martial arts, kasi kinocover ko way, way back, talagang puro martial arts because of my love for combat sports, no? Tapos nag-train din ako ng Kyokushin, so natutunan ko rin yung, and then yan, nakikilaro ako kina Maestro, nakuha ko lahat ng mindset ng mga champions, no? Champion coaches from different sports pa. So kinumbine ko lahat yan, my knowledge. Sabi ko, paano ba talaga dapat manalo? So since alam na natin paano manalo eh, no? So ito na yung binuo natin sa training. Iba-ibang skills dapat yung coaches eh. Hindi lahat pare-pareho. Like for example, sa boxing, hindi dapat pare-pareho boxing coaches kayo eh. So right, dapat bubuin mo yung kumbaga sa basketball team, meron kang point guard, meron kang shooting, meron kang center. So binuo natin yan, no, upon the go signal ni attorney, binigyan niya ako ng ano na, sige sir, buuin mo yung coaching staff kung anong magandang ano natin. So kumuha tayo ng boxing, kumuha tayo from, tapos na sabi ko nga, sir, kailangan natin from kicking. Ayun, pumasok, alam mo kung sino, isang Olympian, talagang Asian champion, many time gold medalist, si Coach Donny Geisler. Na-refer nga ni attorney na talagang malaking tulong. And of course, from boxing, tapos kicking natin, taekwondo, yung integrated na skills. No? Paano ba natin i-combine yan? No? Ito, kinuha na nakausap natin, na matagal na rin nating kaibigan, si Coach Mark Sangyang of Team Lakay. No? So, from there, talagang nakita natin kumpleto na. Sa skills pa lang yan. No? And then we consulted, especially in training natin for the SEA Games, we consulted the foremost nutritionist, no, in the country ng mga athletes, si Ma'am Jeanette Aro. So yung training namin, nilagyan namin ng nutrition, talagang bantay sarado yung ating athletes, yung mga yung diets nila. So talagang bawas tayo ng especially ng carbs, no. More on protein tayo. Protein diet talaga yung ginawa natin. Para yung strength nila nandun pa rin during the training. And then pati yung pag-ayos. So nutrition, yung science from nutrition, kinuha natin. Yung strength and conditioning, yung pinasok ni Coach Mark, no? And then nagtanong din tayo sa strength and conditioning coaches ng Philippine Sports Commission. So pinag-combine-combine natin yan. Another thing, paano ba dapat manalo yung mga bata natin? Of course, yung sports psychology, no? Kinuha natin, hindi na kami nag-hire ng full-time sports psychologist, no? Kasi alam mo, sa isang atleta, ang number one sports psychologist niyan, yung coach niya, no? Ang number one magmo-motivate sa atleta niya bilang tatay, kuya, coach, yung coaches nila, no? So kami yung kinuha namin yung mindset from sports psychologist at binaba namin sa mga atleta. Kami na ang nagbaba from a point of view ng isang coach, ng isang tatay, ng isang kuya. No? So meron dyan. And then yung skills nila, paano natin dinevelop yung iba pa? Actually, yung mga future natin, dapat dyan may dancing, no, sa kickboxing. Kung ano yung, actually, kung ano yung sport mo na nakikita mo, anong pwede? Sa kickboxing, dapat may dancing lessons, no? Merong pwede nating lagyan niya ng bakit dancing lessons? Sino ba yung mga champion kickboxing and MMA and boxing champions natin? Si Israel Adesanya, no? Was a former dancer, no? Dancer, naging dancer muna yan bago naging kickboxer. Muhammad Ali was a dancer. Si ballet dancer, si Evander Holyfield. Bakit? Balance, no? Kailangan yung balance. Footwork. If you're a dancer, Bruce Lee is a very good dancer. Yeah, he's a cha-cha champion. Yes, kaya nga yung footwork ng athletes, makukuha mo ng, especially ng martial, ng combat athlete, no? Not only kickboxing. MMA. Si Mayweather, no? Is a very good dancer. Kaya siya, sumali nga siya, di ba, Dancing with the Stars, no? So dancing, dapat nandiyan yan. Ballet, gymnastics, no?
Bakit si Bea Lucero just one year in Taekwondo nag-champion agad? Because she was a champion gymnastics, flexibility. So lahat ng yan, inaral natin na ma-infuse doon sa ating mga athletes. And in the future, mas marami pa dapat na training from them. So ang mindset lang na binibigay natin, complete, no? Yung science, yung nutrition, strength and conditioning, and then yung mga sports psychology, and then yung mga skills training from other disciplines na magde-develop ngayon ng mga basic skills ng ating mga combat athletes. Coach Randy, punta naman tayo sa isang medyo sensitibong topic ng or aspeto ng kickboxing, which is safety. Okay? If you remember, in 2018 sa Thailand, well, tanggap na naman natin na even before, may mga namamatay talaga sa Thai boxing because of the brutal nature of the sport. In 2018, Anucha Tasako, 13 anyos yung bata, with 200 fights under his name, on that particular night, nagkaroon ng hemorrhage sa brainstem and namatay, which is a tragic thing. Sa Philippine kickboxing, ano ba ang mga safeguard na maaari nating ilagay o nandoon na to prevent such tragedies from happening? Well, sir, aside from the yung rules na safety precautions from the international federations natin, which is the World Association of Kickboxing Organizations at saka yung Asian Federation, meron na silang mga safety measures na strictly ini-impart ng ating o ini-implement ng ating federation when we conduct tournaments, and especially sa amateur, talagang maganda yung ating precautionary measures sa safety, no? And nakatulong pa dito na most of us ay galing na rin sa professional, and also ako, training ako being an international judge and referee, no? Nag-training kami ng paano mo ba i-stop kagad yung laban even when the fighters are still standing, no? So like kami, we have pag nagpapatubo kami ng tournaments, tulong-tulong kami. We all know how to stop the fight at the right time, no? Just to give you an example, yung merong mga nangyaring namatay sa kickboxing, dapat yung not only kickboxing pati MMA sa abroad, no? Isa sa mga hindi nila nakikita, dapat even after the bell has rung at let's say may nabugbog, yung referee should continue to monitor or observe yung fighters going back to the to their corners. Tingnan mo yung lakad, kasi even nakatayo yan, pagka yung lakad niya, kasi relax na yun, relax space, yes. Dapat yung lakad niya diretso. Pag nakita mong medyo hindi balanse yung lakad, puntahan na dapat yan ng referee. Yes. Double check with the quarters and the doctor. The gait kasi is a very important indicator kung nagkaroon ng concussion yung fighter. So kung hindi marunong tumingin ng galaw yung referee or the officials, madidisgrasya talaga yung tao. And it's a good thing na yung mga coach natin sa Pilipinas trained to identify such warning signs para hindi madisgrasya yung fighters natin. And even before it goes into that situation, especially sa amateur, when we see that ginawa namin yan sa national tryout, pag alam namin, alam mo na yan, first round pa lang mismatch, pinahihinto na natin yan. Mm-hmm. Alam na natin mismatch, skills-wise mismatch, okay na, tapos na yan. Huwag na ipabugbog. Huwag na ipabugbog. Mm-hmm. So, hindi na natin inaabangan. Unlike kasi sa professional, prize fighting yan. Talagang may pride, merong prize na hinahabol, nag-train ng athlete, ang players. Kaya umaabot pa sa ganun na kahit bugbog na, minsan pinipilit pa, no? So sa amateur, especially sa atin sa mga kickboxing ng Pilipinas, we are very strict on that. May isa pa ang tanong. Ito, issue sa mga, well, particularly sa fighters,
yung longevity and money. Yeah? Kung hanggang kailan ka pwedeng mag-compete sa sport and if you can make a career out of it sa kickboxing. Ang observation ko kasi sa Thai boxing, ang bilis malaspag, di ba? 30 anyos ka ron, wala ka na, pasay ka na. Sa Pilipinas, sa mga atleta na gustong seryosohin ang kickboxing bilang career, ano ba ang maasahan nila, coach? I think, sir, you're talking about yung Muay Thai in Thailand. Talagang dyan, makikita mo yung mga Muay Thai fighters, may makikita ka dyan. 100 fights, no? 76 wins, 22 losses. Kasi almost every week, talagang pwede alam sila maglaro doon, no? Kaya, unlike sa Philippines, especially sa amateur, very rare naman na laging may laban, ano? Except kung may lalabanan kang ibang tournaments and we allowed naman yan. Pero actually, yun nga, sa Pilipinas, almost siguro 2 to 3 months bago magkaroon ng tournament. Sa amateur yan. Even sa professional, very strict ang Games and Amusement Board, no? You have, I think, kung walang knockout yan, after ng laban mo, 30 to 45 days ang gap mo, no? Pagka na-knockout ka pa, aabutin ka pa ng 45 to 60 days bago ka makalaro ulit. So very strict ang Pilipinas pagdating sa pagkakaroon ng laban. Sa career, actually, ang maganda nito, the advent of open eh. Wala nang amateur and pro, no? O tinatawag nating open combat sports. In fact, yung iba nating mga national players, they have professional licenses from different disciplines. Si Renaline Dakel, our lady athlete, is a licensed pro boxer. Si Jerry Olsin, our gold medalist, at saka si Jean-Claude Saclat, our gold medalist also, are licensed ng mixed martial arts, no? So sa career, ang maganda nito, yung mga upcoming natin, we are developing yung striking skills, no? Actually, makikita mo sa huling laban, even sa ONE Championship, he who has the better punches, punching skills, talagang lamang, no? Lamang. Na lumalabas yung boxing skills ng iba, tapos naturuan ka pa ng ground, naturuan ka ng submission, ang hirap mong talunin, no? Kasi, kaya bakit magandang dapat boxing skills? Kasi ano yan eh, it all lahat ng laban, whether MMA or kickboxing or Muay Thai, nagsisimula yan sa suntukan eh, di ba? So boxing skills, then yung ang karate kasi nagde-develop ngayon ng into boxing, yung stance na lang nagkakaiba, no? So ang maganda nito, with kickboxing, mga up-and-coming natin, nade-develop natin yung striking skills nila when they go professional sa, let's say, kickboxing, sa Muay Thai, or sa MMA. Yan lang naman ang halos sa merong professionals ngayon eh. Yung kickboxing, Muay Thai, tsaka mixed martial arts. So napaka-importante na maganda yung striking skills mo. So sa kickboxing na Pilipinas, talagang lahat yan, talagang tinuturo natin yung magandang tinatawag natin, tinuturo natin yung magandang skills ng boxing, and then we also get from karate kasi ang karate maganda diyan yung ano, yung movement niya na yung forward and backward, yan ang magandang skills naman from karate. So actually we integrate everything, no, para sa ating mga fighters. Okay, salamat Coach Randy for that wonderful insight. My Sir Rennie, having a unique skill set, no? Because aside from being an MMA trainer and kickboxing teacher, you're also a Filipino martial arts instructor or guru. You're teaching weapons primarily sa MMA. How did you incorporate yung FMA component to improve yung attributes ng kickboxers and MMA fighters na hinahasama?
Siguro sa ano, sa depensa at opensa. Kasi sanay nga kami sa pagharap sa ano, sa bladed weapon or armies weapon. So kung hindi maganda depensa mo at sa counter sa weaponry, eh medyo madidiyado ka, mas masakit yun kaysa tamaan ka ng suntok. You're saying that if you're training with weapons, mas mataas yung development ng reflex mo and your spatial judgment and everything pagpasok mo ng empty hand training. Tama ba? Ah, yes po. Opo. Are they required to train in weapons on top of their kickboxing and MMA training? Oh, mayroon po talaga. Pati po yung art. Yung art, ginagawa namin yun bago yung ano. Parang shadow fighting namin yung art. Oh. Tapos lalo na pagka yung depensa at saka ilag, ginagamitan po ng ano yun. Ng harness stick. Yung mga champion ko, dumaan sila sa ano, pag-iwas sa taga ng itak. Ang essence dyan is, kung kaya mong ilagan yung itak, mas madaling umilag sa suntok at sipa. Tama ba? Tama po. Maestro Rennie, being an old timer in the combat sports scene, I know you have trained with the late legendary Napoleon Fernandez, yung ama ng Yao Yan. Paano mo ikukumpara yung training noon sa kickboxing sa training ngayon with all the modern sports science and technology integrated into the sport? Oh, mas kasi nagagamit natin yung ano eh, yung mga training seminar natin sa sports science nga, lalo na yung natutunan natin yung paggawa ng ano ng fight program, depende kung pangmahabaan o pangmatagalan yung ano yung laban. Merong mga program na pang salubdang dalawang buwan lang o pang tatlong buwan. So nagagamit natin to, nakakatulong to sa atin para lalo na sa conditioning ng mga fighter. Kasi dati, di ba, merong sabi nila para hindi kapusin sa stamina sa laban, eh tumakbo ng tumakbo. Mm-hmm. Eh yung pala, di ba, sa modern ano, modern science, na discovery na dapat pala week before the fight, medyo ano na, naka-cool down na yung ano, phase ng training. So malaking bagay yon na nakatulong yon sa training natin, itong makabagong training natin sa mga atleta natin kaysa sa sinaunang old school training na parang isasagad ka talaga hanggang sa halos araw na ng laban mo. May mga memories ka ba ng old school training na dinanas mo sa Yao Yan? Pwede mo ikwento sa amin? Ay, marami. Katulad ng ano, bago ilaban. Parang haharapin mo yung maraming ka-sparring na naka-blindfold ka. Ganyan. Parang sinasabi ni Master dati na kung hindi ka natatakot sa maraming kalaban na naka-blindfold ka pa, eh mas lalong ano, buong loob mo sa laban na isa lang kalaban mo. Hardcore talaga. Hardcore talaga. I remember trademark ito ng Yao Yan Gym eh, yung unique punching bag nyo. Apo. Existing pa ba yun? So Yao Yan lang meron na eh. May solid wood yata sa loob yun eh. Can you enlighten us about it? Apo, mayroon pa rin po tayo rito sa gym natin, sa ano, sa gym ko. Mayroon pa rin ganun. Ginagamit namin yun pagka yung parang halimbawa 2 weeks na lang before the fight, yung fighter sumisipa dun sa kung tawagin namin eh hardening punching bag,
na kahoy na nakabalot, nakapaikot yung ano, yung abaka, twine. Ginagawa natin 'yon para ano, para matibay o matiis sa sakit sa ano, banggaan ng ano, shin. So pampatibay ng alulod talaga. Yes. Saka pampaano, pampatapang. Pampatapang. Okay. So interesting anecdote 'yan sa ating mga fans ng kickboxing. Ngayon naman po, balik tayo kay ano, balik tayo kay Attorney Wharton. I want to ask ko ano yung projection natin sa kung meron tayong forecast sa mga international competitions na magaganap given the quality ng training na mayroon ngayon yung ating mga local kickboxers. Abangan po natin on 2021. Samahang Kickboxing ng Pilipinas will be having its best of the best national tryouts tournament. Itong tournament na to ay para malaman po natin ano na ba ang naging development with kickboxing. Meron na po bang nagbunga sa mga training ng mga atleta? Meron na bang mas magaling pa compared sa ating mga incumbent national athletes? So malalaman po natin yan dito sa ating best of the best tournament come 2021. This is all in preparation for the 2021 Asian Indoor Martial Arts Games and also again to win the very evasive gold in the 31st Southeast Asian Games in Vietnam. So very active ang kickboxing, napakaraming events. Mas marami pa tayong events dun sa mas matatagal ng sports. Ang tabayanan po natin, ganun po kaganda at ka-interesting ang kickboxing. Attorney, sa mga nanonood sa atin ngayon, ano, may mga followers tayo na combat sports athlete and even mga kabataan na interesadong mag-training sa kickboxing. Saan po sila pwedeng pumunta or lumapit to seek quality training sa sport kickboxing? Saktong-sakto yung tanong nyo, Sir Perry. No? Every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, itong Samahang Kickboxing ng Pilipinas ay nagkakaroon po ng free training via Zoom. So we offer free training via Zoom. We have Tuesdays, boxing with our boxing coach, Coach Glenn Mondol. Thursdays, kicking naman with our kicking coach, Olympian Coach Donnie Geisler. And on Saturdays, every 4 p.m., we have our integration coach, Coach Mark Sangyao, who will teach you personally kung paano po ba natin imimix yung suntok, sipa, roundhouse, itong mga iba't ibang techniques na pagsasama-samahin natin, including extending the endurance. In case na meron kayong competition na sasalihan. Ino-offer po natin yan. Napaka daming session na po yan. Ilang buwan na po ito running ever since nagkaroon ng lockdown. Hindi po tayo tumigil, hindi po tayo nawalan ng pag-asa, napapagpatuloy itong kickboxing with the Filipino community. So we will share the link every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Andyan ang ating head coach na si Sir Randy Caluag na laging-laging handa at preparado sa lahat ng bagay. Attorney, as a parting shot, gusto ko rin personal na aniyahan mo yung ating mga kababayan na fans ng kickboxing para sa gagawing National Musical Sports Tournament sa Sabado. On behalf of our President, Senator Francis Tolentino, ating Chairman Emeritus in Kickboxing, Congressman Bumble Tolentino, ating mga kasamahan sa SKP, mga coaches, athletes, mga technical officials, mga committee na walang sawang nagtumagtatrabaho at tumutulong sa ating samahan. Despite this pandemic, kami po ay nag-iimbita sa inyong lahat na subaybayan at panoorin ngayong Sabado, ika-27 ng Nobyembre
alas 10 po ng umaga via Facebook page ng Samahang Kickboxing ng Pilipinas, ang first ever online musical forms tournament. Napaka-exciting. Ako po mismo na-excited. So, tumataas ang aking balahibo. Hindi ko po talaga mapagpalagpas tong event na ito. At hopefully, supportahan po natin ng mga atleta. Itong mga atleta ang nagbibigay recognition sa ating bansa. Without them, Philippines is just another country in the map. But because of these athletes, nakikilala po ang Pilipinas, nagkakaroon po ng turismo, nagkakaroon po ng hanap buhay. So maraming maraming salamat. See you on Saturday. Maraming salamat, Attorney. And Coach Randy. Madadalan mo sila, Sir Perry, nung SKP Limited Edition jacket. Saka salamat sa continuous support with kickboxing. Pwede na yun. Tordi, pwede kong inaad saglit yan kasi on the way back to my home, eh, madali lang yung port area. Eh. Oh. Salamat in advance. Yun, no? Okay, si Maestro Rennie Ross naman. Maestro Rennie, any parting shot? Sige, words Maestro of encouragement para sa mga young kickboxers natin. Training tips, pwede ka rin magbigay. Sa mga magulang, hanapin nyo po yung mga affiliate gym ng SKP National Kickboxing at enrollin nyo yung inyong mga anak sa mga training nila para magkaroon sila ng aktibidad ngayong pandemic. Hindi naman po nakakatakot dahil in-observe ng mga gym yung government protocol na 2 meters away dapat yung mga nag-training para maiwasan yung pagkakahawa-hawa. So dalhin niyo po yung inyong mga anak sa mga sa mga training center na or i-try niyo yung aming online na training ng SKP para sa inyong mga anak. Okay, and let's emphasize gaya po ng sinabi ng ating mga distinguished guests, ligtas po ang pagsasanay sa larong kickboxing batay sa pamamaraan ng Samahang Kickboxing ng Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa aming mga kagalang-galang na panauhin. Si Atty. Wharton Chan, salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming imbitasyon. Si Coach Randy Caluag and Maestro Rennie Ross. Hindi ito yung huli. I'm sure marami pang kasunod dito at marami pa tayong pag-uusapan. Dahil sigurado po ako na talentado ang mga Pinoy sa larong kickboxing. Malayo ang ating mararating sa larangan ng sport na ito. Maraming salamat po and diyan nagtatapos ang unang edisyon ng No Holds Barred, the Manila Times Sports Talk Show. Magandang gabi, Pilipinas.